altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Hisi ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng puon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiirali niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang uso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit
o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya. Ang magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan o Diyos siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kantya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa iyong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos, silang lahat dumalanging harinawa. Pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Mahal Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Panginoon ay darating, ibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos
ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama. Walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at iyong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinanga din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Nasa unang linggo pa rin tayo ng panahon ng Adbiyento. Nagsimula na yung ating paghahanda sa ating pagsalubong sa unang pagdating ng ating Panginoon, ang panahon ng Kapaskuhan. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin yung patungkol sa pagdating ng tagapagligtas. Ngayon din, pinagdiriwang natin o ginugunita natin si San Francisco Javier, isang misyonero na naglakbay sa malalayong lupain para ipalaganap at ipahayag ang mabuting balita. Sa buhay ni San Francisco Javier, isang lugar na gusto niya sanang mapuntahan pero hindi niya na napuntahan dahil namatay siya. Yun ay ang lugar o ang bansang China. Kung tutuusin, maswerte yung mga ibang Kristiyano, yung mga misyonero na nakarating pa ng China kung ikukumpara kay San Francisco Javier. Parang ganun din yung sinasabi sa atin o sa mga disipulo ng Panginoon nung sinabi niya, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon." Parang ganun din yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Mapalad tayo sa ating nakikita at naririnig ngayon dahil ito yung ninais na marinig at makita ng mga propeta pero hindi nila narinig at nakita. Dalawang bagay, mga kapatid, yung pwede nating matutuhan at mapagnilayan sa ating pagbasa ngayon. Unang-una, pagpapakumbaba. Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, narinig natin, nagpapasalamat ang ating Panginoon. Bakit? Dahil sabi niya, sapagkat tinilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihiyag mo sa mga taong ang kalooban tulad ng sa bata. Ibig sabihin ng ating Panginoon, nagpapahayag ang Diyos, nagpaparamdam ang Diyos, nagpapakita ang Diyos sa mga taong may kababaan ang kalooban. At sino ba ang kauna-unahang nagkaroon ng pambihirang kababaang loob? Walang iba kundi ang ating Poong Jesus Nazareno. At pinapakitaan niya tayo hindi lang ng halimbawa, pero inaanyayahan niya rin tayo na magkaroon ng kababaang loob katulad niya. Kung mapapansin natin, sa dinami-dami ng pinagpakitaan ng mahal na Birheng Maria, sina St. Bernadette Subiru, sina St. Catherine,
Ganun din ang ating mahal na Hesus, ng ating Panginoong Hesus. Marami din pinagpakitaan, marami aparisyon, pero ang common sa kanilang lahat ay isang bagay, humility, ang kababaang loob. Bakit? Dahil ang Panginoon o ang isang taong may kababaang loob, kayang madama, kayang ma-realize, at kayang damhin ang presensya ng Diyos. At tanging sa taong may kababaang loob lamang magpaparamdam ng pagmamahal ang ating Panginoon. Kaya unang-una mga kapatid, ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon, maging katulad ng bata. Magkaroon ng kalooban na katulad ng sa bata. Pangalawa, pagpapasalamat. Yun yung kauna-unahang ginawa ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon. Pinasasalamatan kita, Ama. At narinig natin sinabi dito, binigay na ng Ama ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kung pagninilayan pa nating mabuti, ano pa ba ang ibinigay ng Diyos? Kung binigay na ng Diyos Ama ang lahat sa ating Panginoon, ano naman yung binigay ng ating Panginoong Hesukristo sa atin? Walang iba kundi yung kanyang sarili. Walang iba kundi ang kabuuan niya. Kung naibigay ng Diyos Ama ang lahat sa paating Panginoong Hesukristo, ibinigay naman ng lahat ng ating Panginoong Hesukristo o ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat sa atin. Ibig sabihin, wala nang hindi kayang ibigay ang Diyos sa atin. Magandang paalala ito sa ating lahat. Kung naibigay ng Diyos Ama ang kanyang anak sa atin, wala na siyang hindi kayang ibigay sa atin. At ano naman yung maibibigay natin sa kanya? Unang-una, yung pasasalamat. At ito rin yung paanyaya sa atin ng ating Panginoon at ng ating Ebanghelyo. Pasasalamat. Pero madalas, dahil araw-araw, nararanasan natin, nasasanay tayo sa kung ano ang ibinibigay ng Diyos, hindi na natin alam o hindi na tayo minsan marunong magpasalamat. Pero ang paalala sa atin mga kapatid, simpleng-simple lang. Pasalamatan ng Diyos sa lahat ng ibinibigay niya sa atin. Pero ang tanong, ano ba yung hindi niya naibigay? Ano ba yung hindi galing sa kanya? Paalala din ito, lahat ng bagay galing sa Diyos. At ang tangi lang natin talagang magagawa ay magpasalamat at magbalik ng handog sa Kanya. Mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, nagpadarama ng Kanyang presensya at pagmamahal ng Diyos higit sa lahat sa mga taong may kababaang loob. Kaya ang paanyaya sa atin, magkaroon ng kababaang loob. At ang taong may kababaang loob ay ang taong marunong magpasalamat. Ito rin yung paanyaya sa atin mga kapatid. Magkaroon ng kababaang loob at magkaroon ng walang hanggang pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ng may pagtitiwala sa pagmamahal na pagkalinga ng ating Ama sa langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo,
pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig sa Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak na pagiginhawahin kami kapag nahihirapan kami sa aming pasanin. Loobin mong lagi kaming makasunod sa kanyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita si San Francisco Javier tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kanyang masidhing hangad na sagipin ng kapwa. Kami ay gawin mong maiiksing makadulog sa iyo kaisa ng kapwa-tao sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan
ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Francisco Javier, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo.
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan.
kasalanan. Ang pangako mo sa amin ay tutuparin sa lahat ng mga bansa at mga lupain. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Tayo'y magalak sa buon na darating. Kapayapaan atin ang makakamtan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at makasalanan. Magsipagbunli sa hari ng Israel. Ang pagmamahal ay mayroong kaganapan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection mamaya, December 3, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Sa mga na umaasa kay Jesus, ang ating tagapagsalita sa araw na ito o sa gabing ito ay walang iba kundi si Reverend Father Joseph Don Saldivar, formator San Carlos Seminary, Makati City. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na December 5, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po ang ating parish finance sa parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab, gaya ng maningas na loobi ni San Francisco para ang kapwa ay mailigtas, upang sa pagtuon namin sa iyong pagtawag, makamtan namin kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhat ka namin.